Hello, 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 hello. Hello mga bata, kamusta kayo? Ako si Titoy, ang pambansang puppet. I love you. Tara na, tara na, tara na. Impact Online Sunday School time na. Yay! Enjoy at matuto mula sa ating lesson ngayong araw na ito. Halina at tawagin na natin si Teacher Rhea para pangunahan tayo sa ating panalangin. Hi kids! So before tayo mag-start ng ating new lesson for today, it's so important na manalangin muna tayo sa Panginoon. Paano ba tayo manalangin? As I pray, I close my eyes, bow my head, fold my hands together, and think about God. Dear Lord God, Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, sa araw na ito. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang gumabay sa amin, at kayo po nawa, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming buhay. Panginoon, nawa, marami po kami matutunan sa araw na ito, at aming ma-apply ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na gagawa, at salamat po, Panginoon, sa mga teachers namin na patuloy niyo pong ginagamit upang kami ay matuto mula sa inyong salita. Salamat po sa paggabay sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Teacher Rhea. Tawagin naman natin si Kuya Pao para pangunahan naman tayo sa ating music time! Do not give up, have a happy heart. Do not
yo. Salamat, Kuya Pao. Last Sunday ay nalaman natin na mahalaga ang pagsunod. Sumunod tayo sa mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon dahil kapag sumunod tayo sa Kanya ay magiging maayos at mabuti tayo. Walang iuutos sa atin ng Panginoon na ikakapahamak natin o ikakasama. Lahat ng Kanyang iuutos o ipag-uutos ay para sa ating ikabubuti. Mga bata, nakapag-send ba kayo ng inyong mga memory verse? Tara at sabay-sabay natin i-recite. Deuteronomy 30:19. I am now giving you the choice between life and death. Choose life. Deuteronomy 30:19. Deuteronomy 30:19. I am now giving you the choice between life and death. Choose life. Deuteronomy 30:19. Deuteronomy 30:19. I am now giving you the choice between life and death. Choose life. Deuteronomy 30:19. Deuteronomy 30:19. I am now giving you a choice between life and death. Choose life. Deuteronomy 30:19. Magaling mga bata! Very good na very good talaga kayo! Mamaya ulit ha, mag-memorize agad kayo at huwag kakalimutan i-video at i-send agad-agad. Ngayon, tignan naman natin kung natatandaan nyo talaga ang lesson natin last Sunday. Tutukuyin lamang ninyo ang tamang sagot. Game? Number 1. Ano ang pangalan ng napakagandang hardin na ginawa ng Panginoon para tirhan ni Adam and Eve? Ano ang pangalan ng napakagandang hardin na ginawa ng Panginoon para tirhan ni Adam and Eve? Garden of Eden o Garden of Evil? Kung ang iyong sagot ay Garden of Eden, tama! Noong ginawa ng Panginoon ang unang babae at lalaki na si Adam at si Eve, gumawa siya ng isang napakagandang hardin upang maging tirahan nila at tinawag itong Garden of Eden. Number 2. Anong puno ang binilin ng Panginoon na huwag kakainin ang bunga nito? Anong puno ang binilin ng Panginoon na huwag kakainin ang bunga nito? Puno ng kasiyahan o puno ng kaalaman?
kung ang iyong sagot ay puno ng kaalaman? Tama! Sinabi ng Panginoon kina Adam at Eve na maaaring kainin ang bunga ng lahat ng puno sa hardin, maliban sa bunga ng punong nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama, dahil kapag kinain nila ito ay mamamatay sila. Number 3. Anong hayop ang tumukso kay Eve para suwayin ang utos ng Panginoon? Anong hayop ang tumukso kay Eve para suwayin ang utos ng Panginoon? Tigre o ahas? Kung ang iyong sagot ay ahas, very good! Tinukso ng ahas si Eve. Nais ni Eve na maging katulad ng Panginoon. Kaya naman kumitas siya ng bunga ng puno ng kaalaman at kinain niya ito at pinigyan si Adam. Alam kong excited na kayong marinig ang lesson ngayong araw na ito. Kaya tawagin na natin si Titoy para i-remind tayo sa ating mga rules. Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3. Enjoy! Yay! Maraming salamat, Titoy. Mukhang excited na kayo. Tara at tawagin na natin si Teacher Ricky para sa ating Bible Story Time. Maraming salamat po, Teacher Gladys. O tara, kids, at simulan na natin ang ating story time. Naranasan niyo na bang malagay sa isang lugar o posisyon kung saan hindi kayo makaalis? Ano ang ginawa niyo at sino ang tinawagan niyo? Ang kwento na ating maririnig today ay nagtuturo kung paano tayo naililigtas kapag tayo ay sumunod lamang. Noong unang panahon, ang mga Israelita o ang bayan ng Israel ng Diyos ay mga alipin sa Ehipto. Pinagmalupitan sila ng mga Ehipsyo o Egyptians, kaya dumaing sila kay Yahweh at humingi ng saklolo. Nagsugo ang Diyos ng magiging leader nila at si Moises iyon upang ilabas sila sa Ehipto at dalhin sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Pero ayaw ng Faraon o Pharaoh, ang hari ng Egypt, na pakawala ng mga Israelita. Nagpadala ang Diyos ng maraming salot sa Ehipto, ngunit nanatiling matigas ang Faraon. Sa bandang huli, ipinadala ng Diyos ang pinakamasakit na salot sa lahat, ang kamatayan. Upang protektahan ang kanyang bayan sa salot na ito, nagtagubilin ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Pumili kayo ng korderong walang kapintasan at katayan ninyo. Isawsaw ninyo ang sanga ng halamang hisopo sa dugo ng kordero o lamb at pahiran ninyo ng dugo ang itaas at magkabilang poste ng pintuan ng inyong bahay. Manatili kayong lahat sa loob ng bahay, walang lalabas hanggang umaga. Ngayong gabi, lilibot si Yahweh sa lupain ng Ehipto at papatayin ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki. Pero kapag nakita niyang may nakapahit na dugo sa iyong pintuan, hindi niya pahihintulutan ang anghel ng kamatayang pumasok sa inyong bahay para patayin kayo, sa halip lalampasan niya ang inyong bahay." Sinunod ng mga Israelita ang utos ng Diyos.
pinahiran nila ng dugo ng kordero ang mga poste ng kanilang pintuan at nanatili sila sa loob ng kanilang bahay ng gabing iyon. Pagsapit ng hating gabi, nilibot ni Yahweh ang Ehipto at pinatay ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki mula sa anak ng Faraon hanggang sa anak ng bilanggong nasa kulungan. Pero ligtas ang mga Israelita. Pagkatapos nito, pumayag na sa wakas ang Faraon, umalis na sila sa Ehipto. Hanggang ngayon, inaalala pa rin ng mga Israelita kung paano sila iningatan at pinalaya ng Diyos ng gabing iyon. Taon-taon nilang ipinagdiriwang ang pangyayaring ito sa isang pistang tinatawag nilang Paskwa o Passover. Ano-ano ang mga lessons na ating matutunan sa ating story today? Una, we all have a purpose in life. Katulad ng paggamit ng Diyos kay Moses para mailigtas ang Israelites sa Egypt, lahat tayo ay may purpose din na ating malalaman sa ating patuloy na pagsunod sa kautusan at kagustuhan ng ating Diyos. Pangalawa, palagi natin kasama ang Diyos. Kahit saan man o anong oras man, palagi natin siyang kasama para gabayan at protektahan tayo. Kailangan lang natin maniwala sa kanyang kapangyarihan at walang imposible sa Panginoon. Pangatlo, palagi lang magtiwala sa Diyos. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future." Walang plano ang Diyos na makakasama. Lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin. At napakaganda ng plano ng Diyos kung hahayaan lang natin siyang kumilos at maghari sa buhay natin. At para sa ating memory verse, ito ay matatagpuan sa Proverbs chapter 10, verse 17. "People who accept discipline are on the pathway to life, but those who ignore correction will go astray." O tara, ulitin natin. Sabayan niyo ako. Proverbs chapter 10, verse 17. "People who accept discipline are on the pathway to life, but those who ignore correction will go astray." O ayan, alam kong mamemorize niyo ito. Kaya huwag na kayong mahiya at mag-send na ng inyong mga videos na nagre-recite ng ating memory verse na natutunan ngayong araw na ito. Aabangan namin yan! O tara mga bata, tayo ay manalangin. When I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands together, and think about God. Father, thank you for today. May you help us to take these learnings into our hearts, and may we bless other people with what we learn. May you help us to put our full trust in you, and may you guide us as always. All these things we ask and we pray for in the name of Jesus. Maraming salamat, Teacher Ricky. Marami na naman kaming natutunan sa araw na ito. Mga bata, huwag niyong kalimutan ang mga lessons na natutunan natin, pati na ang memory verse na kailangan natin i-memorize. At tandaan na kapag na-memorize na, huwag kalimutan na padalhan kami ng inyong mga video. Mga bata, laging itatak natin sa ating mga puso at isipan ang mga natutunan natin. At syempre, i-share din natin sa iba. Maraming salamat, kids! See you next Sunday! Bye!